Naalala ko pala, yung nagbenta ng isda si Boy Ubo, sobrang dami nang bumili. Kahit si Boy Skincare hindi nakapaniwala sa dami nang bumili. Iba naman ay curious kung paano ba mag-alaga nito. May iba namang sumasang-ayon na mahal daw talaga ganito klase ng isda. Para naman mga nagtatanong kung magkano at gusto nga din nilang bumili. Isang umaga, eto at nahihirapan na naman kami mamili. Meron na naman kasi umorder ng 22 pieces. Buti medyo marami pang natira ng mga malalaki. Kaya naman kumuha muna kami ng maliit na aquarium. Nilagyan namin ng tubig at dito namin nilagay yung 22 pieces na flower horn. May bonus na isa kasi marami siyang binili. Thank you pala sa asa ko na si Naturo. Siya kasi nagbabantay ng mga isda namin. Huwag kayong mag-alala. Kahit puno ng ganun ng tubig tong terrace namin, hindi siya dyan umiinom. Nung umpisa nga nahihirapan kami sa pagbabalot o sa pagpa-plastic ng isda. Ang ginagawa kasi namin dati bawat isang isda isang plastic. Na-realize namin hindi para masalaga ng kalakihan kaya hindi pa sila nag-away-away. Kaya pwede pa sila pagsamahin sa isang malaking plastic. Bukod sa tinilian namin ng plastic yung plastic. Pinalutan din namin ng packaging tape para siguradong hindi mabubutas. Ready to pick up na nga pala ito na nalamove kaya lumabas na kami. Malapit lang naman ang pagpapadalhan niya. At sabi ni Boy Boy, kaya naman daw niya makasurvive sa plastic na 8 to 12 hours. Bago pa lang daw si Kuya sa nalamove kaya wala pa siyang top box. Siguro ay nag-iipon pa lang si Kuya. Pero sana mapanood ni Katagumpay, no? Katagumpay, baka naman. Rideship nga pala kay Kuya. Bukod pala sa order na yan. Itong araw lang din ay may order pa ng bukod na 22 pieces. At bago pa maubusan yung iba, meron na rin mga nag-walk-in. Ubus na kasi yung batch na mga malalaki. Siguro iba sa inyo nagtataka bakit ang mahal ng ganitong isda. May paniniwala kasi yung iba na ang flower horn daw ay swerteng isda. Bukod doon ang flower horn, hindi mo rin daw makita ang isda na to sa wild. Dito kasi talaga nag-exist ang flower horn. Pinag-crossbreed talaga nila ang dalawang cichlids. At doon nabuo ang flower horn. Paswertihan na lang din kung makakapag-breed ka. Lalo na yung mga magagandang kulay. Dahil nga sa dami na nang bumili, halos bilang na lang sa daliri yung mga natitirang flower horn. Pero huwag kayong mag-alala, itong isang batch ng flower horn, mga ilang linggo lang ay malalaki na ulit itong mga to. At sa kung maubusan kayo ulit, ulit kayong mag-alala, bago pa man ulit sila maglakihin ng todo, ready na pala ulit mga itog itong nanay nila. Para naman sa mga marunong mag-alaga ng flower horn, ito naman pala yung tatay nila. Grabe, nakakatakot nga ilagay kami mo sa tubig. Nahabol nga niya, akala niya pagkain. Dahil sa flower horn, nakapagbayad ng utang si Boy Ubo. At yung ibang benta naman ay iniipon niya. Itong iniipon kasi niya ay para sa pagpapagawa ng postiso niya. Siyempre kapag maraming benta, hindi pwedeng hindi niya kami ililibre. Tumulong ako sa pagbabalot ng isda. Kaya deserve ko, itreat ako ng tito ko na si Boy Ubo. Ewan ko lang dito kay Boy Skincare bakit kasama. Sobrang bait talaga ng tito ko na si Boy Ubo. Tatlo kami kaya 300 pesos lang naman kami. Isang isda lang naman nakatumbas, no? Gawain na talaga namin tuwing hapon. Bago kami kumain ay naglalakad muna kami ng 10,000 to 15,000 steps. Bago kami kumain, pag-uwi namin ay maglalakad din ulit kami ng 10,000 to 15,000 steps. Habang hinihintay namin yung order, medyo napapahiya dito sa Boy Skincare. Si yung cashier dito sa kinaina namin. Classmate niya pala, hindi daw niya nakilala. Kinilig tuloy sa Boy Skincare. Charo! Pareha silang girl. Sa sobrang bait ng tito ko, libre na nga niya kami pero pinagsisilbihan pa niya kami. Kaya habang wala pa yung order namin, humigip na muna kami ng mainit na sabaw. Parehas pala sila ng in-order ni Boy Skincare. Ang in-order pala nila ay fried liempo. Pero ang order ni Skincare na kanin ay plain rice. Ang in-order naman ni Boy Ibo ay dilaw na kanin. Hindi ko alam kung bakit dilaw yan. Sobrang sulit nga dito. Yung 100 pesos mo, only soup, only gravy, free drinks pa. Tapos yung service na ulam, grabe, sobrang laki. Ang in-order ko naman ay grilled chicken. Sabi, para mang inasal. Tapos sobrang dami pa ng gravy. Gravy nga lang, ulam na. Magkaganitong masarap ang ulam mo, hindi pwede hindi mo kakamayin. Kahit nagda-diet ako, yung linggo, yung nag-cheat day ako. Alam na isang linggo, isang beses lang naman ako kumain na madami. Grabe, wala pang limang minuto, naubos ko na yung akin. Katapos namin kumain, syempre, bilang inspirasyon sa kabataan, kami nag-list sa kinaina namin. Yeah!